LTO, pinag-aaralang paigsiin ang exam para sa mga kukuha ng driver's license. Customized questions sa pagsusulit kasama sa pinag-aaralang ipatupad ayon sa LTO. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, gagawin ang hakbang na ito para mapigilan yung pagtangkilik sa mga umano'y fixer nitong kumukuha ng lisensya. 2016 nang makakuha ng professional driver's license si Rainier. Tanda raw niya noon ang haba ng proseso sa pagkuha ng lisensya sa Land Transportation Office o LTO. Isama pa raw ang haba ng oras na kailangang bunuin sa pagsagot sa exam. Tinitiis na ang gutom para huwag mawala sa pila. Talaga. Focus talaga kayo dapat sa exam. Para ma-perfect ko ninyo yun. Kung tiyagaan lang din naman daw ang pag-uusapan, danas din daw yan ni Edwin ang mag-exam siya sa LTO para sa professional driver's license niya. Direkta na po ako sa opisina po. Hindi na po ako yung may fixer pong maghahawak, wala po. Sa tingin ko po parang meron po noon dahil yung iba nagsasabing madali lang pagkakuha nila Ang mga kwento ni Rainier at Edwin ang nais masolusyonan ng LTO. Sabi ni LTO Chief J.R. Tugade na kaya kumakagat sa mga umano'y fixer ang mga nag-a-apply ng lisensya ay dahil sa tagal umanong proseso sa ahensya. Gusto ngayon ni Tugade na bumuo ng komite na magre-review sa nilalaman ng exam para mapaigsi ito nang hindi nakokompromiso ang kalidad ng pagsusulit. Sa kasalukuyan daw, umaabot ang mahigit isang oras ang pagsusulit. Sa pahayag ni Tugade, nasa pag-aaral na ng kanilang opisina ang gagawing hakbang. Customized na rin daw ang mga tanong na pinag-aaralang ipatupad batay sa klasifikasyon ng lisensya. Mas mabuti ho yung, mas pabor ho yung bagong kukuha at hindi nila naranasan yung mga naranasan ng karamihan na sa pagpila ng napakahaba. Hininga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang LTO Calabarzon tungkol dito, pero wala pa raw na ibababang direktiba sa kanila. Okay, Ivy, malinaw daw na nasa pag-aaral pa lamang ang tungkol sa bagay na ito. Wala pang sinasabi nga eksaktong petsa yung Land Transportation Office o LTO kung kailan ito ma-implement. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.